Welcome to the Powerful Comics Man Podcast. This is Gerald Dorado. Okay, let's talk about this Ari Niemann and what's the other guy's name? It is about creatives, mga nagiging problema ng mga creatives. So ano ba yung mga creative? Yung mga creative, yun yung mga artist basically. Yung mga writer, yung mga singer, kasama na lahat yan. Malawak yung scope ng mga creative. Kasama na dyan yung photographer, yung mga nagdo-drawing, di ba? Mga artista, creative yan. Everything that involves art and performances, mga dancers, ganyan. Nasa entertainment, creatives ang tawag dyan. And I am part of this community kasi artist ako, di ba? And a lot of people who are close to me are in this kind of industry. Mga sa film, sa music, sa art, ganyan. And madami talaga ang problema ng mga artists, especially when dealing with clients, di ba? Yung anxiety. Madami kasi sa mga artists, mga mahiyain. Merong mga hindi, 'di ba? Merong mga anxious, kumbaga yung hindi mapakali, hindi marunong makapag-usap sa mga tao. Pero ang alam lang nila gawin kung ano yung kung saan sila magaling, kumbaga nagdo-drawing, nagsusulat, ganyan. Pero when it comes to dealing with people, especially negotiations, lalo na sa pera, 'di ba? Madaming artist, lalo na yung mga bata, ang hindi alam ang gagawin. Minsan nga, tumanda na yung ibang artist, hindi pa rin alam kung anong gagawin eh. Diba? May mga ganun talaga. And somehow related yung itong naging issue na to doon sa mga problema na ganun. Itong si Seven Barreto ay nag-post. Maliit na post lang, oh, diba? At nag-viral siya sa creatives community. Diba? And maiksi lang yung post niya. Ewan ko sa Twitter to, mga Facebook. And na-pick up siya ng Inquirer dahil semi-viral siya. And ito yung nakalagay. Ito yung sinabi niya lang. Nakaka-offend yung pinag-shoot ka ng pagkadami-daming artista. 8K lang palang ibibigay sa'yo. Kulang pa yan pambayad sa assistants ko. This really shows kung gaano kababa respeto nyo sa creatives. This is a common na hinanakit ng mga creatives lalo sa mga kliyente. Yung walang respeto. Hindi nyo kami nire-respeto ang aming art. Us as people, us as colleagues, us as collaborators. Madami din akong mga kwento na ganyan. And over the years, lalo na kung talagang solong artist ka, 'di ba? Hindi ka lalo na kung freelancer ka. Pag kasi nakapasok ka sa isang kumpanya, medyo may mga naka-set up na mga protocols kung paano ka maniningil, 'di ba? May mga set na client na para sa iyo, 'di ba? Hindi mo na po problemahin yung paghahanap, 'di ba? So you don't need to communicate. You just need to provide the output. But ibang usapan pag when you are the one who started the business, 'di ba? Like dito sa case ni Seven, he is a studio owner. Nakita ko yung meron siyang website. Hindi ko alam kung ilang taon na tong si Seven. Anyway, so itong post na to ay naging viral nga at nag-react ang isang fellow creative na si Ari Niemann. Okay, so si Seven, he is in the field of photography and probably videography din. Ewan ko kung nasa film din siya. And he also, yun nga, meron siyang studio na pinaparentahan. Si Ari Niemann naman, alam ko actor siya. Alam ko nag-stand-up din yan. So performer siya. Nasa entertainment industry siya. So parehas creatives yun. Even though they are very different field of work. Isa photography, ito yung isa performer. So, both of them are considered talents. Creative ang tawag sa kanila, 'di ba? Ito namang comment niya, ito kasi yung yung title nung Inquirer article.
Filipino freelance photographer calls out client and the entire industry for engaging in lowball techniques. So yung lowballing, ibig sabihin nun, parang binabarat ka. Yun lang yun. Binabarat yung bayad mo. So meron kang service na gagawin sa halip na bigyan ka ng maayos na compensation na at least yung standard, bibigyan ka ng mas mababa than what you expect. So yun ang lowball. Actually doon nag-focus itong ano eh, itong usapin dito sa issue na to ni Seven. Even Eri Niman also tawag dito focused on that aspect of the story. Well, of course it is a valid thing na totoo naman may na lowball siya, and yung kay Eri Niman, they had a very civil discussion. They had both of them are quite smart and quite articulate in their thoughts, and it is pleasant to see this kind of conversation na nangyari dito sa internet. And dahil madaming followers, lalo na tong si Eri Niman, parang ilang millions of followers na ata to eh. So it is refreshing to a lot of people, and you can see nung nakita ko to kay kinover ni Nico David to eh, and Nico David was swooning, kumbaga hangang-hanga siya na hindi sila nagbardagulan. Ang typical recourse ng mga nag-argumento dito sa social media sa Pilipinas eh, bardagulan. And these two people handled their, hindi naman masasabing spat to eh, hindi naman away to eh, their siguro comments, the comment of Eri Niman, and basically their dialogue na lang, handled their dialogue like gentlemen. And konting exchanges lang naman yun. And it's nice that walang tikunan, di ba? And walang ungasan na naganap. And they presented valid points on both sides. Basahin nyo na lang dito, di ba? And basically, itong si Eri Niman is saying na instead of bitching. So, well, bitching naman talaga to na ginawa niya, di ba? I suppose Seven was really just taken by his emotions, nung frustrations niya, especially about the industry, this experience to begin with, and probably the entire industry kung saan nandun siya, and probably this is not the first time that something like this happened to him. Itong si Eri Niman, kasi itong nakalagay dito, 8K lang daw pala, ang 8K lang pala ibibigay sa'yo. It indicates na tapos na yung trabaho, hindi mo pa alam kung magkano ibabayad sa'yo. Nagawa mo na, di ba? And Eri Niman's point is, bakit hindi mo inalam? Bakit wala kang kontrata? Di ba? Bakit mo kinuha yan? So, he is also kumbaga parang pointing responsibility towards Seven Barreto, which is valid. Totoo nga naman. So kasi hindi ka naman pipilitin eh, 'di ba? Hindi, mukhang hindi naman naghihirap itong si Seven Barreto. Guwapong-guwapo, batang bata, 'di ba? Maporma. So kumbaga, hindi naman siya hikahos. Bakit mo kinuha kung tapos magrereklamo ka? And so it showed kumbaga parang pagkukulang doon sa part niya, and kumbaga kasi dapat alam niya eh, 'di ba? Dapat alam bago mo simulan ng isang trabaho, bago mo tanggapin ng isang trabaho, nakalatag na lahat ng mga detalye mula sa accommodations, lahat, 'di ba? Especially doon sa bayad, sa compensations, that ng mga deals, ng mga demands niyo malinaw, 'di ba? And obviously, that's not how it went, kasi ito nga, nagulantang siya eh, 'di ba? 8K lang ibabayad sa kanya, and it is so laughable, 'di ba? Kasi ako, gumagawa ako ng storyboards locally minsan. Pag 8K ang binigay sa akin, storyboards lang 'yun ha. Minsan mga maliit na sketches lang 'yun.
8K, hindi ko kukunin 'yan. Depende dun sa dami ng sa dami ng frames na kailangan. Eh what more, ito one whole day ng mga artista. You have your top of the line cameras, magkano 'yun? Magi mga ilaw mo, meron ka pang assistant, meron ka pang tawag dito, yung syempre nag-aral pa sa ano 'to eh. Nakita ko dito sa website niya. Nag-aral pa siya sa New York para dito. Diba? Eh, who knows what other workshops he took. So, isang camera pa lang, diba? Yung isang renta nga lang sa camera eh. Kasi yung mga camera na yan, pinaparenta rin yan eh. Mga recorders, ganyan. So, dun pa lang, parang ano na yun eh. Yung 8K mo, pang renta lang ng camera yun. Diba? Tapos, yun lang ibabayad sa kanya. After shooting hundreds na artista all day. Artista ha, ibig sabihin baka network to. Hindi ko alam kung di kong nabanggit na if the client had been revealed, pero artista, maaring ABS-CBN or GMA yan or some other people or some other entity na connected sa kanila. So hindi pipitsugin yung mga ano na yan, yung kliyente niya, 'di ba? And yun ang lalong nakaka-frustrate, lalo na kay 7, kasi alam mong mayaman ka, 'di ba? Bakit hindi ka makapag allot ng budget para dun sa photographer? Kaya usually kahit naman sino siguro, kahit ako naranasan ko 'yan eh. Pag ganun ang binigay sa iyo, when you know na meron ka pang pwede pa silang magbigay eh, tapos babaratin ka. Doon ka maiinsulto eh. Doon mo mararamdaman at sa tanginong to. Bastos kang hayop ka eh, 'di ba? Kumbaga parang hindi mo nirerespeto yung bakit, dahil ba? Diyan papasok yung mga isipin na ganito na dahil ba artist lang ako. So mababa, wala talaga kayong respeto sa mga artist, na mga hayop kayo. 'Di ba? Ganun talaga ang normal na magiging takbo ng utak niyan. Kasama na ako doon. Kasi what else would that mean? Pwedeng ignorant ka, pero ang tagal mo na sa ano eh, sa industry eh. Hindi, this is probably not your first rodeo dito sa pagpapa-photoshoot na 'yan. Nakita ko tong si studio tuloy. Tong si Seven Barreto, hindi siya amateur eh. Hindi siya baguhan eh. Kasi I was thinking baka baguhan lang siya. Kaya siya ganun. Di ba? Pero hindi siya baguhan. He is, kita mo, mga kliyente niya nasa Metro. Di ba? Parang suki siya sa Metro eh. Sino pa ba? Studio 7 together with his partners. Basta, mga bigatin ang projects nitong si 7. Yan oh, yan ang mga kliyente nila. Magazines sa Sinapia Awards back, yun ang mga sinushoot nila. Ito mga ABS-CBN talents to eh. Sino pa ba? Oh, si Catriona. Ito hindi ko kilala yan. Black and the ano to? Momoland, 'di ba? Metro. Metro yung client nila. So, this is not these companies will not get basta-basta lang na photographer. Ibig sabihin, 7 being able to work with these brands, ibig sabihin meron na siyang notoriety. Hindi ko alam kung kasi like I said kanina, noong nagkaroon ako ng mga clients locally, ano siya eh, mararamdaman mo talaga yung ano eh, mararamdaman mo talaga, lalo na kung nasa pre-production ka na hindi ka naman kilala, 'di ba? Yung mga artista na malalaki, 'di ba? Yung mga director, okay yung mga ano diyan, yung respeto sa kanila. Parang a lot of them were treated very very nice, very respectful, ganyan. Pero yung mga lalo na kung hindi naman kayo magkakilala, yung mga storyboards, yung mga cameraman. Hindi naman lahat, of course, 'di ba? Lalo na doon sa mga indie na productions, okay yung mga ganun eh, masasay eh. Pero yung mga prod house, mga production houses na pang ano lang talaga, pang that churn out
projects, 'di ba? Yun ang parang factory ng content 'yan eh, na para sa commercials, para sa mga billboards, mga advertising stuff. Yun, anything advertising related na production houses. Madami diyan ano eh. Doon mo mararamdaman yung parang pag artist ka sa mga editor, 'di ba? Mga ganyan, mga animator, sila yung disgruntled kasi isa ang bababa ng binibigay na rates. So kung freelancer ka, babaratin ka, tapos most of the time pwede ka pang ma-blackmail in a sense kasi pag hindi mo ginawa 'to, hindi ka na namin kukunin, 'di ba? Or ganun. So it's not a pleasant experience. But magtataka ka rin kasi the industry still exists, 'di ba? And I suppose dahil somehow they managed to make it work kahit rotten, kahit hindi ideal yung mga ano magtawag doon, yung mga conditions ng mga bagay-bagay diyan, ng workflow at saka nung struktura, 'di ba? At saka yung respeto nga. I suppose instead of kasi itong naging conversation naman yun na Eri Niman, just go to Eri Niman's Facebook page and read it. Self-explanatory naman. And like I said, they are both quite articulate and maintindihan mo and you can appreciate the discussion that they had. Ang dadagdag ko na lang siguro is instead of focusing on the lowballing part dito sa issue na to, I will just talk using my own experience lang. Kasi when I was starting in the creative industry, in working as an illustrator, lalo na yung as a freelancer, syempre nang nagsisimula ka, syempre may believe naman ako sa talento ko, 'di ba? I was brave enough, yun na lang. I was brave enough and had enough confidence para mag-apply sa mga libro, 'di ba? Sa mga magazines, para maging illustrator. So, nakakuha naman ako ng trabaho. But those are mahirap naman maging in demand just like that, 'di ba? Kasi lalo na kung wala ka namang connection, wala naman akong kilala eh, sa advertising lalo na. And my plan back then is to get to Marvel until I figured out how to navigate advertising, di ba? And mas nagstay ako doon. Yung lagi kong sinasabi is habang bata ka, it's yung mga ganitong experience katulad nitong nangyari kay Seven. Tawag ko dyan, paying your dues. Dito sa instance na to, established na photographer na siya eh. Diba? Tapos nangyari pa rin sa kanya. Kaya for sure, kaya siya bad trip na bad trip. Kasi shoot ka na for Metro, tapos mangyayari sa kanya yung ganyan. Hindi niya naman sinabi dun sa post niya, pero for sure, kasama yun. For people who do not have the same experience as Seven, tapos nangyari sa inyo yan, yung mga nagsisimula pa lang, yung mga nangyari sa akin kasi may mga kliyente ako na hindi ako binayaran, may mga kliyente ako na nag-promise na let's say 30,000 yung ibabayad niya sa akin nung singilan na 15,000 lang pala, 'di ba? Tapos kukulitin mo yung natitira hanggang sumuko ka na. Nangyari sa akin 'yun. Tapos yung iba talagang nawala na lang, lalo na yung sa abroad na mga clients pag nakuha mo sa ano pa dati nun eh, ano ba yun? Nalimutan ko eh. Basta merong ano, pwede kang mag-freelance dun. Odesk! Yan! Odesk! Dati may dun sa Odesk, na-dengoy ako ng mga kliyente dun. And wala, hindi ko na mahabol. And aside from that, yung mga kaibigan mo, 'di ba? Papagawin ka yung mga kakilala mo, 'di ba? Tapos babaratin ka, 'di ba? Papagawin ka ng logo, papagawin ka ng kung ano-ano para sa mga business nila, 'di ba? 'Yun, minsan nililibre ko na.
pag nagsisimula ka pa lang, the reality is wala ka pang portfolio. Wala ka pang maipakikita na legit nagawa mo talaga na professional work. Kaya tinatawag ko doon yung paying your dues. Diba? Parang gagawin mo yan even though palugi or minsan libre pa. Pero una, pag kasi natapos mo yung trabaho, kahit ganun ang nangyari sa'yo, kahit binarat ka, tapos natapos mo pa rin yung trabaho. Maganda pa rin yung trabaho despite not feeling appreciated. Diba? Kaya ako, ina-advise ko kahit medyo bad trip ka sa isang project yung sa kliyente mo or what, ayusin mo pa rin yung trabaho eh. Lalo na kung nagsisimula ka. Kasi sayang yun. Sayang yun. Kasi kung hindi ka man mabayaran ng tama ng tingin mo ay naangkop para sa'yo, at least meron kang nagawa na pwede mong ipasa as samples. Diba? Kasi as creatives, hindi naman importante sa atin yung ano yung mga sa industry natin. Hindi importante yung mga kung saan ka nagtapos, 'di ba? Kung saan ka, kung nag-US ka ba, 'di ba? Kung anong degree ng ang kinuha mo, 'di ba? Ang isang nagsasalita lang para sa to any creatives is your portfolio. Kahit sa ang ano pa yan, kahit sa ang tawag do visual arts school pa yan. Nag-aral sa US, sa Canada, 'di ba? Tapos ikaw, kahit self-taught ka lang, ako self-taught ako eh, hindi naman ako nag-formal lesson eh. Diba sa UP, Ateneo, kung saan man merong fine arts or visual arts school. Ultimately, yung portfolio mo ang magsasalita para sa'yo eh. So, sampalan ng portfolio pa rin yan at the end of the day. So, kumbaga, okay, doon ka nag-aral. Pero kung hindi ka ganun ka, yung portfolio mo hindi ganun kalakas, diba? Lamang pa rin yung mas solid ang portfolio. And yung pag-build ng isang solid na portfolio, mahirap yun. Diba? It takes time, it takes a lot of effort. And you can create your portfolio na mag-isa ka lang on your free time, diba? Kung wala kang trabaho, diba? Mag-gumawa ka ng gumawa ng art. Drawing ka ng mag-drawing, mag-shoot ka ng mag-shoot. Kumanta ka ng kumanta, mag-record ka, diba? Pero hindi ka bayad doon. Pwede mong gawin 'yon. Pero kung when you get an opportunity that somebody will actually pay you and hire you, 'di ba? Tapos kahit medyo barat. Ito nung bata ako, ha? When I was building my portfolio. Sabi ko, okay, kung gagawin ko rin lang naman ng libre 'to, edi kunin ko na 'yon kahit lugi sa palingin ko, 'di ba? Pero gagandahan ko pa rin. 'Yun yung mentality ko noon. Kasi kung papangitan ko yung gawa ko, tapos hindi ko naman pwedeng isama dun sa ano, dun sa portfolio ko, parang pangit. Di ba? Parang sa halip na lumakas yung portfolio mo, humina pa dahil dun sa ginawa mong pangit. So, kahit lugi ako sa paningin ko dun, sa pakiramdam ko, aayusin ko pa rin yun. Kasi para sa akin, I could be doing it for free anyway. Diba? I need to do it anyway for free. Pero kung ngayon may sabi mo babayad ka, 'di ba? I'll take what I can. Pero of course, hindi habang buhay gagawin mo 'yon, 'di ba? Until you have built a solid portfolio that would land you jobs for better work and better clients, 'di ba? Kasi yung mga kupal na kliyente ganyan, usually, hindi rin nagtatagal yan. Usually, they will not... kasi mababad trip ka sa kanya eh. Hindi ka nakukuha dun eh. Like yung ibang mga naging client ko sa local, sobrang barat. Yung iba, hindi ko na kinukuha eh. Minsan, pag nakita ko pa na nag-message pa lang, hindi ko na pinapansin. Diba? Kasi barat sila eh. So, that also goes against them. So, eventually, ang nagka-capitalize kasi dyan, nagka-capitalize sila dun sa mga artist saka sa mga production houses na ano eh, na pababaan ng bid. Yung affordability ang kanilang weapon, hindi yung quality ng gawa. And kaya mangyayari pangit yung gawa. 'Di ba? Kasi yun ang magsasuffer din eh. You can't expect
top quality output from kumbaga, low na budget. Kasi kung binarat mo yan, ibig sabihin mababa yung budget mo. So mas konti yung pera na na kikitain ng kumpanya, ilalapit nila more or less doon sa quality ng bayad, yung quality ng output. So mangyayari, pangit yung output, pangit yung mga product, pangit yung magiging creative industry in general dito sa local natin. And these people kill the industry or at least make it stagnant, diba? Kasi kaya magiging mediocre yung trabaho, pang pwede na. And yun yung mga hassle dun sa mga behavior na ganyan. But usually kasi meron din kasi mga prod house na hindi ganun mag-isip eh. And they are the ones who are making good money, diba? Kasi magiging in demand sila eh dun sa mga gustong gumawa ng mga quality na products, na output ng mga commercials nila, billboards nila, di ba? Yung mga pinag-isipan, mga logos. Yun yung mga kliyente na gusto mong makatrabaho. Kasi parang elite na company sila eh. Hindi sila basta-basta kukuha ng mga tao na hindi makaka-meet dun sa standards nila. And kung mahina yung portfolio mo, hindi ka makakapasok doon. Ang mangyayari, may stuck ka doon sa mga basta-basta na lang. Kasi pinabayaan mo, hindi ka ang mentality mo is not to excel. Ang mentality mo is do the bare minimum. And kung bare minimum lang, eh doon ka, you're gonna get stuck in the bare minimum tier for the rest of your career. Pero kung gusto mong umangat, do better. Kahit tingin mo lugi ka, until makarating ka doon sa top tier where you will get compensated properly, okay, and makakapaggawa ka ng output that you can be proud of. Okay, so yun ang may dadagdag ko dito dito sa Ari Niman and 7 Barreto issue. Okay, so madami pang pwedeng pag-usapan about the creative industry. And kasi madaming ano yun, mga like dun sa music, sa art, sa film. Magkakaiba ng problema yan. Diba? Magkakaiba ng mga topak yung mga taong involved dyan. Pero more or less parehas din yung ano same formula applies. Kumbaga, pay your dues while you are starting. Pero do the best that you can possibly create during that time. Diba? Kasi gagaling ka pa naman eh. Pero basta try to create output that is worth more than you are paid. Diba? At least ako, ganun ako eh. Ganun ako, yun ang mentality ko. Lalo yung bata ako. Kumbaga, huwag ka mag-settle na pangit yung gawa mo. Kumbaga, kung binayaran mo ako ng 1K, ang gagawin ko, I will try my best to create an output that's worth 10K. Pero kumbaga parang masayang-masaya ka na okay lang, hindi ako na nababad trip na parang naisahan mo ako. Kasi ginagawa mo 'yun para sa sarili mo rin eh. Ginagawa mo 'yun para lumakas yung portfolio mo so you can get better jobs in the creative industry, or at least practice enough and you can create your own IP, you can create your own studio, 'di ba? Kasi kung may sarili kang studio, kailangan mo pa rin ng mga ipapakita mo. If you can create something that's worth more than you're actually paid, I think the process would be eventually mamimit mo yun and even more. Aangat ka na kasi parang humahakbang ka dun sa next na baitang ng hagdan. Okay, so yun muna. Paalam. So ngayon, side note lang. Na itong si Ari Niman kasi baffled ako dyan. Kasi ang isang one thing that made him really popular lalo na sa TikTok, 'di ba? Kasi matagal-tagal ko nang alam ko medyo matagal na sa entertainment industry ang si Ari Niman eh. Pero nagkaroon siya ng madaming following during the
the pandemic dahil nag-boom yung TikTok niya. Sa pagkakaalam ko, ha? And ang isang shtick niya is yung pagiging kalbo, di ba? And parang I have nothing against it, pero I'm just baffled na hanggang ngayon, di ba, kailan pa ba yung pandemic? Mag-aapat na taon na yun, di ba? Mag-aapat na taon na yung pandemic. Sikat pa rin siya sa pagiging kalbo. When sa totoo lang, madami ka namang kilalang kalbo. Hindi naman rare ang mga kalbo ngayon. Siguro mga 60s, medyo rare pa yan. 70s, 80s, di ba? Yung mga, kasi mas, ano yung mga nagpupumada, di ba? Eh, nung mga nagsimula nung 90s, nauso na yung semi-kalbo, di ba? Sina Bamboo, kalbo. Nung nagpakalbo si Bamboo, biglang naging cool yung semi-kalbo, eh. Di ba? And until now, baka ikaw nga kalbo ka rin ngayon. Diba? Mga nanonood ngayon. Or may kakilala ka, sigurado may kakilala kang kalbo. Or at least yung nagsishave ng buhok. Itong si Ernie, parang ganun lang naman eh. Mukhang di naman siya nagkaroon ng hair loss. Pero for some reason, sikat pa rin siya sa pagiging kalbo. And di ko, good for him. And Eri Neiman just rode that wave, di ba? Di ba? Pinasikat niyo sa pagiging kalbo, di ba? Napakadaling gawin nun. And of course, among other things, kasi may mga talent naman talaga si Eri Neiman. Pero you can say na based sa mga comments, talagang lahat ng comment niya mayroong kalbo reference. And it's baffling to me na kasi yung ibang mga ano, like let's say si sino ba yung ano nag eagle dance, si ano, si Dante Gulapa, di ba? Naging sikat siya, sikat na sikat siya eh, nung panahon na yun eh. Kilala nga siya ng asawa ko, di ba? Hindi naman nanonood ng mga memes yun, pero nakilala niya si Dante Gulapa, ganun siya kasikat. Pero after mga 3 months, biglang wala na eh. Diba? Dati nasa maalaala, nag-gumawa pa ng life story ni Dante Gulapa. Diba? Naging ganun siya kasikat. Tapos wala pa sa atin, biglang nawala. Hindi mo na alam nasaan si Dante Gulapa. Etong si Eri Neiman, mag-aapat na taon na siyang sikat sa pagiging kalbo. Diba? And to me, it is an anomaly. I don't know if it's an indictment of Eri Neiman or the Filipino audience. I don't know if it's a good thing or a bad thing, but it's just something that I observe.